Stop it. Simple. O, simple lang ang tanong ko. Sige. Sagutin mo lang ang tanong ko, please. Itong mga power producer na pinag-uusapan kahapon, pag-aari ng mga Lopez, hindi ba? Kaya po, sinasabi namin, wala pong takutan dito. Kinakailangan maipaalala lang na meron din namang karapatan ng Kongreso na i-revoke o i-cancel yun. Sana huwag tayong mapunta doon. Tanong po natin kay Deputy Speaker Dan, kung magkano ba kasi yung halaga nitong pinagtatalunan na wak na to? Deputy Speaker Dan, aabot ba ng milyon yung pinag-uusapang wak na to? O yung milyon na matitipid ng ating mga consumer kung sakaling nagawa po ng ERC yung kanilang trabaho, Deputy Speaker Dan? Mr. Chairman, wala akong eksaktong paraan para, pero kung maibibigay po sa akin ang lahat ng mga detalye noong mga itatanong ko po sa mga susunod, ay maaari po natin mo-compute based doon sa formulation na pinakita po natin kung magkano po ang naging overcharging ng Meralco. Precisely because kung ang ginamit nilang WACC noong 2015, yung pa rin ang ginamit nilang WACC mula 2019 hanggang 2020, eh malinap po yung ating computation. At as a matter of fact, Mr. Chairman, doon po lamang Deputy po sa... Deputy Speaker Dan, mga nasa magkano ba itong pinag-uusapan natin para maintindihan ng mga nanonood? Yung mga nanonood po sa atin ngayon, kung gano'ng kalaki ba yung impact nitong WACC na ito? Mga... Isang milyon ba to? 10 milyon? Mr. Chairman, ito pong pinakita ko sa inyong slide na yan, sa transmission rate na yan, pag kinuwenta po natin yung tamang formulasyon din ng WACC ng mga yung kumpanya, yung NGCP, doon sa kanilang tamang profit, tamang WACC, lalabas po doon sa aming komputasyon, 50 billion pesos plus. 50 billion? Yes, ang dapat ibalik. Na pinapabayad natin sa taong bayan, eh dapat natitipid ng taong bayan, 50 billion. Sa chairman, kaya po sana naiintindihan nyo po kung bakit po gantong kataas yung boses namin dito. Kasi yung mga kababayan po natin na sanay lang dati magbayad ng 500, ngayon sinisingil na natin ng 4,000. Sunod, meron pala tayong isang taon ng hindi na-compute. Hindi lamang po yun, Mr. Chairman. Na rates na yan. Kaya, paumanhin po sa ating mga nanonood, pati po sa ating mga imbitado na guest ngayong araw na ito, masyado pong karumal-dumal para sa... Babas kung sino yung mga power producer, may mga Lopezes naman. Pangalan naman ng mga Lopez ang nababanggit sa power producer na yan. Wow! Talagang kakaiba. Samantala, atin hong pakinggan ang side ng Meralco. Katulad ng sinabi ko, hindi naman kasalanan ng Meralco ito. Sila yung nagsusupply lang, pero hindi nga lang makawala sa kontrata. Alam nga natin ito. Marco Manyalak, Media Relation Officer ng Manila Electric Company, nasa ating linya. Good morning, Sir Mike, at magandang umaga sa lahat ng mga viewers and listeners niyo po. Maraming salamat for having me today, this morning, para ma-update din and ma-explain po sa mga customers sa lahat tungkol sa mga billing payment or even yung rates po. Thank you sa yung oras din. Kanina nababanggit ko na hindi naman yung kasalanan itong nangyayari, lalo na yung mataas na bayarin kasi talaga kayo sumusunod lang doon sa kontrata. Unahin ko lang yun, dahil yun ang pinakamainit eh. May idea ka ba? Kailan ba nagsimula? Anong taon nagsimula yung kontratang yan? Naabot daw ng hanggang kailan? Na 25 years daw ang nasa kontratang ito eh. Tama ba? Tama po, sir. Actually, tama po yung point niyo, sir. Yung Meralco po ay isang distribution company lang. Yes. Source po ng energy sa lahat ng mga ibang-ibang power producers or generation companies. Yung kontrata na bring up po in the past day or so, actually matagal na yung contract na yun. Even the previous management po, yung management even before the current management ngayon. So right now po, yung priority talaga ng Meralco is really on our end to really try to find kung ano yung best sourcing to the best of our abilities. Yung good news, sir, Sir Mike, actually, is this 2020, Meralco has been able to ensure na we've been on a downward trend in terms of power rates. More than 1 peso per kilowatt hour po yung decrease buong 2020. And we've had 3 straight months po of overall power rate decrease and 4 straight months of generation charge decrease. So... Meralco at saka yung power producer ng mga Lopezes. Kaya hindi kayo makapagbaba kahit ibaba nyo yung presyo ng
power dahil may kontrata. Ngayon, eh, kailangan hindi kayo makawala sa kontrata. Ngayon, ang gusto ng mga congressman, baka pwedeng i-amend yung kontrata o baguhin yung kontrata para naman magkaroon kayo ng kalayaan na maibaba nyo ang presyo kasi hirap na po ang taong bayan. Naintindihan ba nyo yun? Yes po. Okay, so... Kami sa Meralco will work 24/7 po para to find any option po na pwedeng ibawas or i-reduce po yung power ko. Okay. Sige, Mr. Mayala, pasensya ka na. Pero gusto ko lang liwanagin, meron bang kahapon ini-establish din sa hearing? Kumusta ba yung coordination ng Meralco, ng Energy Regulatory Commission, ng Department of Energy? Kasi alam mo, itong gobyerno, ERC, at saka Department of Energy, sila yung magbibigay dapat ng protection sa consumer. Kasi yung Meralco nasa pribadong sektor na. Yung mga power producer, mga bilyonaryong private sector yan. So, yung bang mga policy ng ERC at kautusan, kung meron man ng Department of Energy, nasusunod ba ito? Sinusunod ba ito ng Meralco? Tama po kayo, sir. Okay, good. Very compliant and very compliant po yung Meralco, yung distribution utilities, at lahat ng mga distribution utilities or electric cooperatives sa lahat ng mga guidelines or rules ng ERC and DOE. Tulad ng sinabi na kahapon, sir, sa hearing po, we're trying to achieve po yung spirit ng ATIRA, which is to find the different ways to lower po yung electricity cost, to find the perfect fuel mix. And that is really based sa lahat ng mga advisories, guidance, and rules ng both government on the Department of Energy side po and ng regulator, which is the Energy Regulatory Commission. So, nagsisynergize po, nag-work together po, and regular meetings po, regular alignments in order to achieve that goal po. Okay, ganito. Panghuli na lang, tanong Marco, ano? Yung tanong ni Congressman Magcoleta, tanong yan ang lahat ng consumer eh. Kasi nga, walang reading, pero may billing. Ang ginawa nyo, parang, anong tawag nyo sa Tagalog, na kinarkula lang ninyo yung sa pantahan nyo na yung konsumo ng mga tao dahil nagkaroon ng pandemic ng coronavirus, ay yun lang ang inyong ibinigay dun sa billing. So maliwanag ha, walang reading pero may billing. Ang naging resulta, maraming nagreklamo, katunayan, on record, sa Energy Regulatory Commission, umabot na ng 50,000 ang complainant. Pakipaliwanag mo, bakit ganun ang ginawa nyo? Nasaan yung mga tao nyo para mag-reading? Bakit kayo ay nagtaya lang or nagkuwenta lang ng walang reading kaya naguluhan? May tumaas, maraming hindi matanggap kung bakit masyadong mahal. Paano po yon? Yes po, Sir Mike. Thank you for that question po. Para explain lang muna, konting context, sir, konting background. Nung nag-start po yung lockdown or yung ECQ po, nag-stop din po yung meter reading operations ng Meralco dahil sa strict social and physical distancing protocols. Mm-hmm. So, based on the guidelines po ng ERC, nag-implement po yung Meralco and all other distribution utilities and electric cooperatives ng estimated metering scheme. Meaning po, yung consumption, yung kilowatt-hour consumption for the months of March and April po, yung ginamit po as pinaka-basis ng kilowatt-hour consumption sa estimated billing is the average po ng previous 3 months, meaning December, January, and February. Yun nga eh, mahirap yung ganun eh. Mahirap. Alam mo kasi, pagka walang rating, mahirap tanggapin yung ganun. Okay lang kung hindi tumaas. Pero pag tumaas ng 10% or 20%, eh talagang umiinit ang ulo ng mga customer nyo. Opo, tama po, sir. So actually, the whole energy sector was not prepared. And yung 50,000 complaints na na-mention nyo, sir, is actually covering the whole Philippines. Hindi lang po yung Meralco yung may mga complaints, pero yung mga customers din ng ibang DUs and ECs. Pero sir, ngayon naman kasi, di ba, maisingit ko lang, ngayon naman kasi pwede na kayong mag-reading. Eh, bakit di pa kayo nag-reading? Ini-open na naman ang gobyerno na pwede na magtrabaho yung mga importante. Like ng Meralco, public utility ito. Hindi kayo dapat pagbawalan. Wala kayong reading kasi until now. Yes po, thank you po. Nag-start na po yung meter reading. We were able to complete it by June. We started May and we finished it by June. Mm. Ang konsumong na makikita sa inyong June 2020 bill, sir, ay ayon sa nabasang registro ng inyong metro. So actual reading na yun po. So makakaasa po kayo na ang nakarehistrong konsumo lamang ang babayaran ninyo. Walang... Nothing more, nothing less, walang labis at walang kulang. De, pero kailangan maging maingat ka rito. Ha? Siguraduhin mo nag-reading kasi doon sa lugar namin, may dumating ako, meron akong billing, wala akong reading eh. Kaya kinukontrak kita yung sinasabi mo kasi ayaw kong binubola yung mga nakikinig sa akin.
kasi marami okay, nagagalit. Baka sabihin mo, may reading. Wala nga reading eh. Billing lang ang dumating, kuya. Iba yung reading kaysa billing. Pakilang nyo, ayusin nyo. Ano, o baka naman pinatigil nyo yung mga, alam ko, mga subcontractor yung mga nagre-reading eh. Baka naman pinatigil. Yes po, magandang feedback yan, Sir Mike. Thank you for ako, dapat ang panin nyo alam ito. Medyo na... Na-overwhelmed din po kami in the energy sector. We weren't fully prepared din po sa lahat ng impact and effects ng COVID. So on behalf of Meralco din, sir, pakiayos po ninyo. Apologize din for any inconvenience or any confusion caused sa lahat ng mga customers. Right now po, yung commitment ng Meralco is really to engage each customer on a one-on-one basis okay. Para ma-explain yung bill and para ma-breakdown yung bill nila. We will not stop po until every single customer is really satisfied and may understanding na sila of their electricity bill. At saka huwag kayo, no, ah, huwag kayo, sana huwag kayo magpadala ng mga disconnection o kaya cut, iputulin niyo yung mga linya, magkakagulo tayo, mag-aaway ang mga tao. Sir Mike, huwag niyo tatakutin ang mga customer niyo. Hirap ang buhay ngayon, kuya. Yes po, tama kayo, sir. Actually, disconnection, wala yun sa priority ng Meralco. Right? Thank you. Priority. We're actually extending po yung moratorium in terms of payment. We will not be disconnecting any services, kahit anong service po, until the end of September. And we'll explore po even extending that further. Okay, ito isa pang tanong bago tapakawalan. May mga, yung iba nagbayad na online. Marami nagbayad ng online, updated ang bayad nila doon sa kung magkaano yung nakita nila sa online na dapat nilang bayaran. Matapos nilang bayaran yung March, April, and May, or June, itong June, may mga dumating na billing na hindi pa, meron pa sinisingil sa kanila. Paano nangyari yun? Nagbayad na sila, may sinisingil pa sila. Anong klaseng competition yun? Anong technical problem doon? Yes, sir. Sa mga cases na ganun, what they settled po on the monthly basis during the ECQ month is yung estimated billing. So yung mga adjustments na pwedeng i-underestimate or overestimate nung time na yun will be reflected once na actual meter reading po. So reflective na po yung bagong bills of not only po yung actual kilowatt-hour consumption for that month, whether it be May or June, pero kasama din po yung mga adjustments galing from ECQ month. Ay, ganun. Kaya medyo higher than usual po yung amount kasi reflective na yun of the cumulative consumption po. Naku, daming problema talaga. Masyadong technical, mahirap. Hindi kayo dapat lumayo rito at ang objective ng batas kinakailangan nating matuntun. Ito pong Section 9 kasi, Mr. Chair, nang sinasabi rito, binibigyan ng Meralco ng 25 years from effectivity. Yun nga yung June 3, 2003. So 25 years from June 3, 2003 ang effectivity ng prangkisa ninyo. Unless, sabi po niya, maliban na lang kung ito ay ma-revoke o ma-cancel ng Kongreso for any violation of the terms and or provision of this franchise. Kaya po, sinasabi namin, wala pong takutan dito. Kinakailangan maipaalala lang na meron din namang karapatan ng Kongreso na i-revoke o i-cancel yun. Sana huwag tayong mapunta doon. Ayoko po na mapunta tayo roon sapagkat pare-parehong hindi magiging maganda para sa ating mamamayan kasi may interrupt ang serbisyo. Pero gampanan po natin, alang-alang po doon sa pagtupad nating pare-pareho ng tungkulin at sagutin sa mga mamamayan. Ito po yung negosyo. Pero sa mga progresibong negosyong nakikita namin, yung tinatawag po nilang corporate responsibility. Meralco as a corporate citizen has an obligation and it is accountable to the people while making business. Kinakailangan po ay gawin natin parehas at natutupad po natin ang ating business objectives. Sa ERC po, yung pinag-usapan natin kanina, pag-aralan po natin, yun pong systems loss. Ang Meralco naman, ang pinapag-usapan natin ay tuntunin natin yung sinasabi na kita na dapat lamang under the Public Service Act at ilang pang mga katibayan na dapat nating patunayan dito na ibigay natin yung pagseserbisyo ng kuryente base sa inihingi ng batas Republic Act 9136
At base na rin po sa prangkisa na may katambal kayong pananagutan, ito nga yung idulot natin ang kuryente sa paraang pinakamurang magagawa natin. Humanap po tayo ng comparison para sa ganun makita natin na oo nga pala medyo mataas. Pagka ganun po nangyari, ang taong bayan po ay mapagsisilbihan natin ng mausay, walang pag-imbot. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Deputy Speaker Marcoleta. Mr. Chair? Yes, Vice Chairman Defensor. I reckon that it would be the Honorable Datol will be next. But quick question lang po, Honorable Datol, if you will allow. To Meralco, yung po bang nakatali ninyong mga power purchase agreements, sa inyo pong palagay, kung ito po yung matatanggal, itong mga pagkakatali ninyo sa presyo, would it have an effect on the price? Could it lower the price? Kung mabibigyan kayo ng leeway to get kung kanino po ninyo kukunin ang kuryente sa mga power generators? Meralco? Thank you, Mr. Chair. Yung patungkol po dyan, Mr. Chair, may mga factors po tayo na kailangan i-consider, katulad po ng price of fuel sa world market. Definitely po, pag nabigyan po ng mas malawak na leeway ang Meralco sa kanilang mga kontrata po, eh makakahanap po tayo ng paraan po na maging pabor po yan sa ating mga consumer. Ang caveat lang po dyan is titingnan po natin ang galawan po ng presyo ng panggatong sa world market po, dahil yan po ang malaking component ng power supply agreement po natin. Ang presyo po ng uling, ng coal, ang presyo po ng natural gas, at ang presyo po ng langis. Salamat po. Anyway, titingnan naman po natin yung mga kontrata, pero maganda na rin po na as a distribution company, kasi hindi po naintindihan ng karamihan, 55% po lang binabayaran ng taong bayan ay nanggagaling doon sa inyong pinagkukunan. Tama po ba? Opo, Mr. Chairman. Opo. So anyway, we have requested already ERC for the contracts. At ito naman po ay kontrata na hindi Meralco sa ngayon. Hindi may management ng Meralco ngayon. Tama po? Opo, Mr. Chair. So salamat po doon. Mr. Chair, yun lang po ang aking pagkaklaro. Anyway, nahingi na po naman namin ni na Congressman Marcoleta yung mga kontrata na kanina po natin tinatanong. Thank you so much.